Magandang araw mga kabady. Isa na namang makabuluhang araw mga kabady. May tuturo na naman ako sa inyo. Tip, idea, para malaman nyo kung paano at mga diskarte kung paano gawin. Ito ituturo ko sa inyo mga kabady kung paano i-bleed yung truck, yung injection pump kapag tumirik yung truck nyo at nagkahangin mga kabady. Kasi ang truck na diesel, pag nagkahangin yan mga kabady, yung ano niyan yung yung bleed yung diesel niyan may hangin, yung truck nyo mamamatay-matay. Pagka namamatay-matay yung truck nyo, pinatakmo nyo, paandarin nyo, umandar, tapos namatay na naman, aandar, mamatay. Ang ibig sabihin niyan mga kabady, ano yan, may hangin yung diesel nyo, o baka may butas yung hose. Para halimbawa chikapin nyo, ikutin nyo, pag nakita nyo mga kabady na ang hose niya may butas, palitan nyo. Pero hindi mo na siya mapapaandar mga kabady. Kasi nga, kailangan nyo siyang i-bleed. Kapag may ginalaw ka tungkol dyan sa diesel, sa hose, pag ginalaw mo yun mga kabady, kailangan mong i-bleed yan bago mo mapaandar ulit ang diesel. Ganyan ang diesel mga kabady. Sorry. Ganyan ang diesel mga kabady. Pag may ginalaw ka tungkol dyan sa mga sa hose, na nagkaroon siya ng hangin, pinalitan mo yung hose niya, kailangan mo siyang i-bleed para mapaandar mo yung diesel. Ganyan ang prinsipo ng diesel mga kabady. Kaya turo ko sa inyo kung paano mag-bleed itong truck mga kabady. Okay, bago man yan, intro muna tayo mga kabady para legit. Okay, baliktarin ko yung camera para makita nyo. Sana matandaan nyo to mga kabady kung paano gawin, makuha nyo yung diskarte. Okay, tara! Mga kabady, alam nyo mga kabady, kailangan hanapin nyo yung injection pump nitong truck. Diba? Injection pump. Itong truck, andito yung injection nitong superkit mga kabady. Ayan o. Yun ang injection nya. Ayan. Yan mga kabady. Yan ang injection pump nya. Natin. Ayan. Yan ang injection pump niya mga kabady. Super great. Medyo madilim lang sa pisto ko mga kabady. Ito ngayon yung fuel filter. Diba? Ang fuel filter, injection pump. Ito ang dipstick niya mga kabady. Yan. Sa langis to. Dito mo siya ngayon susukatan ng langis kung tama ba. Ayan mga kabady. Diba? Diba? Yung langis, dipstick, ito ang injection pump niya. 6-cylinder to ang injection pump niya. Kasi 6-cylinder yung makina. 6 ang nozzle. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan mga kabady. 6 siya. Yan. Kung paano siya i-bleed mga kabady. Ganito ang diskarte niyan. Hanapin nyo muna yung ibabaw ng fuel filter. Ito yung fuel filter. Ibig sabihin niyan, sa ibabaw niyan, may screw na maliit. Ito. Number 10. Number 10 to mga kabady. Hindi ko lang alam sa ibang truck kung anong size ng ulo ng bleeder screw ang tawag nila dito mga kabady. Dito ka na mag-bleed pwede. Meron din dyan sa injection. Sa injection pump, meron din dyan. Pero para mas mabilis at mas madali, dito ka na lang mag-bleed mga kabady. Ito. Fuel filter sa ibabaw. Jizz. Mga kabady. Hanap tayo ng jizz. Okay mga kabady. Numero jizz lang mga kabady. Magagalaw muna siya. Yan ha. Tingnan nyo mga kabady. Ito na, may hawak akong jizz. Oh. Yan. Sakto siya mga kabady. Luwagan mo to mga kabady. Yan. Yung kaya siyang ikutin ng kamay mo. Di ba? Ngayon, naiikot mo na siya ng kamay. Ito gagawin mo. Buksan mo ngayon yung feed pump. Ito yung feed pump mga kabady. Ito. Ito yung bomba ng feed pump. Yan. Buksan nyo to mga kabady kasi nakasara yan.
pag nabukas niyan sa mga kabady, aangat yan kasi may spring sa loob yan. Oh, tinan niyo lang. Tandaan niyo itong mga kabady kasi napaka-importante nito. Lalo pagka tumirik yung truck niyo, nagkahangin-hangin, palitan niyo ng hose. May butas ang hose niyo, pero hindi niyo mapapaandar yung diesel kapag hindi niyo sa binumba. At dapat solid yung diesel niyan papunta sa injection. Kasi pag may hangin ang diesel niyan, wala yan mga kabady, hindi yan aandar. Aandar man yan, pupugak-pugak, tapos mamamatay. O, diba? O, yan na. Umangat na siya mga kabady. Oh. Tinan nyo. Umangat na siya. Kasi lumabas na siya sa spring. Ngayon, ang gagawin nyo, bumbahin nyo to mga kabady. Yan o, no? Yan. Hanggang sa... Yan, bumbahin nyo siya. Pagka tumigas na siya mga kabady, pag tumigas na yan siya, idiin nyo lang siya. Yan, diin nyo siya. Tapos try nyo isarado. Yan, nakasara na siya oh. Buksan nyo to. Yung binuksan yung bleeder screw. Bumbahin nyo ulit dun mga kabady. Lalabas dito yan. Oh, tika mga kabady ah. Ilapag ko to. Basta ganito lang gagawin nyo. Bumbahin nyo to. Tapos, itong bleeder screw na to, takpan nyo ng daliri. Yan yan. Takpan nyo siya ng daliri nyo mga kabady. Hanggang sa pumunta yung diesel dito. Mga kabady. Yan o. Oh. Pupunta yung diesel dyan. Pag binumba ko yan mga kabady. Yan na. Oh, diesel o. Oh. Dyan yan siya mga kabady. Kaya ang pinakamaganda dyan, para hindi bumalik yung hangin sa loob, ilapat nyo yung daliri nyo habang binubumba mo doon. Habang binubumba yon, ilapat mo to. Yung isang kamay mo, ilapat mo yung daliri mo dyan. Idiin mo lang siya, tapos bumbahin mo doon mga kabady. Yun ang diskarte dyan. Para itong diesel maging solid sa mga kabady. At lumabas yung hangin. Para lumabas yung hangin, hindi makita. Oh, yun mga kabady oh. Oh, tatakpan ko lang kamay ko. Tapos bubumbahin ko doon, makikita niyo 'to mga kabady. Diba, sumisirit siya mga kabady. Pero, huwag mong pabalikin yung hangin sa loob. Yan. Hanggang sa maramdaman yung mga kabady, na solid na siya, wala na siyang hangin, buo na yung lumalabas na diesel, buo na. Oh. Buo na mga kabady. Pag buo na siya mga kabady, isarado mo na yung feed pump. Itong binubumba natin. Yan. Isarado mo na yun mga kabady. Tapos, takpan mo na to. Ito na, takpan mo to mga kabady. Ibalik mo yung bleeder screw niya. Bago mo sa higpitan, bumbahin mo pa ulit. Buksan mo ulit yung bleeder screw mo. Higpitan mo to, buksan mo ulit. Tapos bumbahin niya ulit mga kabady. Hanggang sa maging solid siya. Pag binuksan mo yan, oh, may lalabas na yan dyan. Tapos higpit mo na ulit. Higpit mo na siya. Yung hindi na siya bubuksan. Higpit mo na siya, tapos higpit mo na rin tong bleeder screw. Ibig sabihin yan mga kabady, solid na yung diesel niya sa loob. Wala nang hangin. Pag nasulid na yan, okay na yan mga kabady. Oh, sinarado ko na. Sinarado ko na mga kabady. Oh. Yan. Sarado na yan. Diba? Hindi na siya maikot. Tapos ito, sarado na rin. Sarado na siya. Ganyan ang pag-bleed mga kabady. Ganyan ang pag-bleed. Para mas mabilis. Na hindi masyadong matrabaho. Dito ka gagamit ng bleeder screw. Sa ibabaw ng fuel filter.
Yan. Meron din siyang bleeder screw dyan sa may injection pump. Sa ibabaw ng fuel filter. Ang dito ka gagamit ng bleeder screw. Dito mo sa pasisingawin. Diba? Tapos higpit mo na siya. Higpit na yung parehas. Katulad nung kaninang ginama ko. Meron siya dyan bleeder screw. Pero masikip dyan. Huwag ka na dyan. Dito ka na, mga kabady. Okay. Sana nakuha nyo, mga kabady. Ganyan, mag-bleed. Kahit sa mga truck na maliit. Sa truck na maliit, sa elf. Ganyan, mga kabady. Parehas lang ang principle niyan, mga kabady. Parehas lang. O yan, di ba? Ganyan ang injection pump. Sa gilid ng injection pump, may bleeder screw, tsaka may feed pump. O, diba? Pero ginawa natin, dito tayo nag-bleeder screw sa ibabaw ng fuel filter. Okay, mga kabady. Tara. Okay, mga kabady. Sana marami kayo natutunan sa video na to, mga kabady. Pinaka-importante ito kung paano magpaandar ng diesel na nahangin yung hose o kaya nahangin yung makina, yung injection. Kaya mapapaandar mo siya, bibleed mo siya tulad ng ginawa ko. Tinuro ko sa inyo, mga kabady. Sa elf, mga kabady, ganyan na ganyan din siya. Kaya lagi kayong magdala ng liabi na 12, 10, 8, tsaka 14. Sa dihangin, ganyan din. Mag-bleed, parehas lang mag-bleed, mga kabady. Hanapin nyo yung injection pump. Sa gilid nun, dun mo makita ang bleeder, yung feed pump. Doon sa feed pump, doon ka ngayon mag-bleed. Hanapin mo yung bleeder screw, bubuksan mo, takpan mo ng kamay mo, saka bumbahin mo. Pag napansin mo na solid na yung lumalabas na diesel, na hindi na may, wala nang kasamang hangin, sarado mo muna yung feed pump mo, tapos sarado mo yung bleeder screw. Tapos ngayon, bumbahin mo siya ulit. Saka mo higpitan, mga kabady. Sure ball na yun, mga kabady. Andar na yung diesel na yan. Ganun ang diesel. Kasi hindi mo ang diesel, hindi mo agad-agad mapapaandar. Kapag ginalaw mo yung hose niya, nagkahangin yung hose niya, may ginalaw ka dyan sa may linya ng diesel niya, kailangan mo talaga bumbahin. Ganun, mga kabady. Sana marami kayong natutunan sa video na ito, mga kabady. Maraming salamat sa sulit na suporta nyo. Sana huwag kayong magsawang manood. Sana marami akong naitulong sa inyo, mga kabady. Maraming salamat. God bless ating lahat. Adjourn.